And yung inyong potential, grabe naman tong reading na to, Libra, susme. Napapawaw na lang ako sa inyo, no? Libra, mind nyo na to kasi talagang success ang inyong pupuntahan, tagumpay, victory, no? So, ano pang hahanapin nyo? Wala na, guys. Kompleto na to. Kompleto recados na para sa inyo, Libra. So, mind nyo na to, guys. Mind prosperity, mind abundance, mind success. Kasi yan talaga yung may experience nyo in your potential future, mga kapixie. But, of course, hindi yan nandyan lang para nandyan lang. Ito'y gabay. So, make sure na you align yourself with this type of energy para talagang ma-experience nyo sa inyong 3D, sa inyong physical reality. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Story Mo Ba To? So ito isang timeless reading para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa reading na to, guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, future, mga kapixie, what you need to know, and yung potential future ng yung story. So shuffle ko yung cards, guys, hanapin ko yung energy ng Libra. So, Libra, kayo ay nirepresent ng King of Swords sa ating spread, mga kapixie. Ito yung combination, guys, ng positive and negative energy. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. So, where you are right now, mga kapixie, for some of you guys, nakaramdam ako ng some kind of excitement dito kasi for some of you, parang merong paparating na good news or you are waiting for a good news, a news, an information, some kind of update, ganyan. You are patiently waiting, but at the same time, you are very hopeful. And, kumaga parang sure na eh. Parang ito yung magiging go signal nyo sa next na step na gagawin nyo sa inyong buhay. Pero, nandun yung excitement sa puso nyo. Nandun yung very hopeful. And kapag kaganyan yung type of energy ng vibration nyo, talagang asahan nyo na good news talaga yung dadating sa inyo, mga kapixie. So, maaaring ito may kinalaman sa kabuhayan, kaperahan, trabaho, negosyo, whatever. Comment down below, mga kapixie, if naka-resonate kayo. Sa inyong potential and challenges, for some of you, this is more on challenge, mga kapixie, kasi for some of you, parang you are, kapag ka lumalampas or dumadating yung isang araw na hindi nyo pa natatanggap itong news na inaantay nyo, parang nagkakaroon ng frustration and disappointments na in short naninega kayo, alright? And normal yan because we are humans and we have emotions. Pero huwag tayo masyadong mag-react negatively, no? Because okay lang na mag-react minsan, tapos okay, tama na. Nalungkot ako ngayon, pero hindi ko siya gagawing dominant. Kumbaga, meron pang bukas, meron pang next time. So, okay lang yan. Yung mga ganon, no? So, i-convert nyo agad or i-revise nyo agad yung nararamdaman nyo into something positive para hindi kayo masyado mag-spiral sa negative, mga kapixie. Kasi kapag masyado kayo na-disappoint and na-frustrate, tapos nag-spiral kayo doon, maninega na kayo. And kapag nanega na kayo, na-trigger na yung kanegahan nyo, nag-spiral na kayo dyan, of course, yung resulta na dadating sa inyo is negative din. So, we want to avoid that as much as we could, no? Alright. You need to focus on celebration, mga kapixie, no? Kumbaga parang i-picture nyo na sa isip nyo na, okay, ito na yung news, paparating niya, nandito na siya. Anong mararamdaman ko? What will I feel? What will I see? What will I hear, no? Kapag nandiyan na, practicing ko na ngayon, di ba? Practicin nyo na right now, mga kapixie, okay? Na imagine nyo na nasa nyo na yung good news na gusto nyo marinig and embody that state, no? Hanggang sa talagang ma-push out siya sa inyong 3D. Again, guys, whatever you focus on, manifest. So, gusto nyo mag-focus yung gusto nyo, dapat doon naka-focus yung energy nyo. So, imagine nyo na napaka-powerful, guys, ng power of our imagination. When it comes to your manifestation, so it puts you in the state of living in the end. And kapag the end is your start, the end is your beginning, mga kapig, so you have to understand that. Anyway, basta ganun, okay? Naintindihan nyo ba? Comment down below, mga kapig, if naka-resonate kayo.
sa inyong recent past, mga kapiksi, talaga naman sobrang dami nating pighati, no? Kayo lang pala. Reading nyo lang to. Huwag nyo na ako idamay. I mean, sa inyong recent past, mga kapiksi, sa mga nakaka-auditors na nakaka-relate, talagang sobrang dami yung pinagdaanan, especially sa finances, sa kaperahan, na talagang for some of you, feeling yung ang lamig-lamig ng pera sa inyo, ang cold-cold ng pera sa inyo, you're not in a good relationship with money, sa inyong career, talagang trouble, challenges, bighati pagdating sa pera, in short, money problems, mga kapiksi, you have a lot of those in your past, kaya naman, you're trying to change it, and lagi ko naman sinasabi sa inyo, guys, everything is changeable and malleable, hindi porkit wala kayong pera kahapon ng isang araw ni isang linggo is forever na kayo walang pera. Napakadali lang i-attract ng money as long as you know how to work with energy and you utilize yung energy niya, mga kapiksi, money is also energy, and kapag alam nyo kung paano i-divert yung energy nyo into something beneficial, talagang ma-attract nyo talagang mabilis sa buhay nyo. Kaya nga, meron tayong mga courses, meron tayong email coaching, meron tayong mga subliminals, meron tayong mga membership program. Lahat yan, ginawa ko para talagang makatulong sa inyo, mga kapiksi. So, nasa inyo na lang kung i-utilize nyo or hindi. Bahala na kayo. Alright? And your greatest strength, ayan guys, no? Talagang, yung ano nyo, yung vision nyo, mga kapiksi, yung inyong tawag dito, yung inyong inaasahan is talagang finances, stability, security, yun talaga yung habol nyo, and yun talaga yung great strength. Kumbaga parang you are being inspired, no? And motivated na talagang umasenso, umunlad yung inyong kabuhayan, mga kapiksi. And again guys, whatever you focus on, manifest. So kung gusto nyong umunlad at umasenso, i-focus nyo lang yung attention nyo dyan. And kahit hindi nyo nararanasan, guys, no, kahit puro kahirapan, puro problema yung nararanasan nyo, it doesn't matter, the present doesn't matter, mga kapiksi. Just focus on your desire. Palagi ko may pera, palagi ko nagkakapera, money come to me, palagi ko yan sinishare sa inyo guys, para talagang managana kayo. So damihin nyo, no, yung mga tinuturo natin sa inyo dito sa ating channel, talagang pakinggan nyo and ibuhay nyo para di ba, para magbago yung buhay nyo, mga kapiksi. Alright? And in the near future guys, no, maaari kayo maka-experience ng mga more problems pa, pero ito guys, parang ano to, blessings in disguise, na kasi parang ini-eliminate ni universe lahat ng kanigahan sa buhay nyo, okay, para bigyan ng space yung mga magagandang bagay sa buhay nyo, mga kapiksi. So sometimes yung mga problema, hindi siya problema talaga, no, may mga kaakibat na blessings yan. Let's say for example, like yung kwento ko lang, very brief, yung nangyari sa akin during pandemic. So, home-based na ako noon during those times. And dalawa yung home-based ko. Syempre, pag home-based ka, freelancer, ganyan, maluwag yung schedule mo, flexible. So, dalawa yung home-based jobs ko noon. Pandemic, isang linggo lang, Monday yung isa, Friday yung isa. Parehas ako natanggal sa trabaho. So, kasi pandemic, nag-shutdown sila, nagbabawas ng mga tao. So nga, 'di ba? Pero yung problema na 'yon, hindi ko siya tinake as problem, but instead naging blessing in disguise siya for me, because doon tayo nakapag-focus sa ating YouTube channel, and right now ito na yung ating pang-araw-araw na ginagawa, no? So ganoon, mga kapiksi, hindi porket may masamang nangyari sa iyo, akala mo katapusan na ng mundo, sometimes may mga blessings in disguise 'yan. All right? So maaari kayong maka-experience ng mga ganyan in your near future, mga kapiksi. Suggested approach, mga kapiksi, just be happy and enjoy life. And you don't need to worry, no? Alisin nyo yung mga worries nyo, yung mga strengths, stress nyo, anxieties nyo, mga kapiksi. Why? Because the universe will grant your wishes, mga kapiksi. Exactly as kung paano nyo siya hinihiling. So, pero you have to persist, guys. No, kailangan nyo mag-persist. Hindi yan isang beses lang na nagdasal ka, diba? Kaya nga may mga novena, may mga panata na sinasabi. Yun yung paulit-ulit na pagdadasal, diba? Hanggang sa ibigay sa'yo yung mga pinagpapanata mo. Yung iba talaga, mga nagpupunta pa sa mga malalayong simbahan, ganyan. But it doesn't matter whether it's in a form of prayers or affirmations, as long as consistent kayo, mga kapiksi. And persist, no, hanggang sa ipagkaloob sa inyo yung mga hiling nyo.
what you need to know, anong kailangan yan? Grabe. Angel number 10. Then, mga kapiksino, i-check nyo yung mga ibig sabihin yan kasi baka may additional namin sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Pero guys, no, talagang kaligayahan, kasaganaan, pagpapala, blessings yung nag-aantay sa inyo, mga kapiksino. Ito yung strength na kailangan mo i-focus, and this is what's going to be experienced by you, mga kapiksino. Yan talaga yung may experience mo kasi si universe na talaga yung mag-grant ng mga wish mo, ng mga kahilingan mo, and talagang kailangan mong malaman na magiging masaya ka. There's a rainbow after the rain, mga kapiksi. Yun yung sinasabi natin, na magkakaroon ng blessings in disguise para sa inyo. Kahit na nakakaranas kayo ng mga pighati, problema, challenges, diba? Pagkatapos nyan, ano, kasaganaan. Okay, so there's a rainbow after the rain, and at the end of the rainbow, ano, pot of gold, mga kapiksi. So yan yung mga blessings in disguise para sa inyo, kaya wag kayong ano dyan. Wag kayong okray-okray, mga kapiksi. Okay, your hopes and fears, this is more on hopes, mga kapiksi. This is an earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo. Dadating yung time na talagang magbibilang kayo ng pera, magiging stable kayo, magiging secured kayo, magiging maganda yung kalagayang pinansyal nyo. But at the same time, mga kapiksi, you have to learn to always be humble at all times, at all costs, mga kapiksi. No, yung kasaganaan, guys, hindi yan pinagyayabang, no? Always be humble and be grateful, mga kapiksi. Alright? And yung inyong potential, grabe naman tong reading na to, Libra, susme. Napapa-wow na lang ako sa inyo, no? Libra, mind nyo na to kasi talagang success ang inyong pupuntahan, tagumpay, victory, no? So, ano pa? Ano pang hahanapin nyo? Wala na, guys. Kompleto na to. Kompleto recados na para sa inyo, Libra. So, mind nyo na to, guys. Mind prosperity, mind abundance, mind success. Kasi yan talaga yung may experience nyo in your potential future, mga kapiksi. But, of course, hindi yan nandyan lang, para nandyan lang. Ito'y gabay. So, make sure na you align yourself with this type of energy para talagang ma-experience nyo sa inyong 3D, sa inyong physical reality. Mag-affirm, mag-pray, kumilos, diba? Sabihin ng positibong mental diet, sure na sa'yo talaga itong energy na to. Alright? So, comment down below, Libra, if naka-resonate kayo, na-excite ako sa reading nyo. Sobrang ganda, grabe. Shuffle natin to para sa additional na mensahe para sa inyo. Habang sinashuffle natin to, guys, naka-flash sa screen nyo yung mga updated offers sa ating channel. So, una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course. In-offer natin sa mga kapiksi natin na gustong yumaman, umundad, umasenso sa magana, maging matagumpay, successful, maswerte sa kanilang kabukayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, kaperakan, in general, mga kapiksi. Kung gusto nyo umundad at umasenso ng bonggam-bongga, para sa inyo ang course na yan. And meron tayong one free pampaswerte sa minala sa lahat na mag-avail ng course. Mag-avail na kayo, especially sa mga negosyo ng negosyo, trabaho ng trabaho, pero walang nangyayari sa buhay nila. Para sa inyo talaga ang course na yan. And meron din tayo, guys, na email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng money or career, pwedeng love and relationship, pwede kayo magpabook ng coaching session with me, mga kapisi. So, for prices and discounts, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinipixietaro@gmail.com. So, ito yung mga additional message para sa inyo, Libra. Una, yung connection, no? So, make sure na alagaan natin yung connection natin with other people, yung mga relationship natin, whether relationship sa love or romantic, or even yung connection natin sa mga friends natin, kakilala natin, kaibigan natin, kamag-anak natin. They are our treasure, no? Blessings din sila na kaloob sa atin. So, and make sure na inaalagaan natin yung, wag natin tinitake for granted, because at the end of the day, tayo-tayo rin yung magtutulungan, mga kapiksi, and malaki yung magiging bahagi nila sa buhay natin. Alright? And yung etong energy na to, guys, moon energy, listen to your emotions, no? Yung emotion mo, sumusunod yan sa pattern of thoughts mo. Again, kapag ka negative yung iniisip mo, negative nararamdaman mo. Pag positive iniisip mo, positive nararamdaman mo. Hindi pwedeng masaya yung iniisip mo tapos umiiyak ka. Hindi pwedeng malungkot yung iniisip mo tapos tawa ka ng tawa. It doesn't work that way. Sumusunod palagi ang emosyon sa isip. So, kapag nakakaramdam kayo ng hindi maganda, ibig sabihin hindi maganda yung pattern of thoughts mo, kalibitin mo na yung sarili mo, no?
ask yourself, ba't ko ba ito iniisip? Eh, nalulungkot lang naman ako. Anong mangyayari sa akin pag nalungkot ako, masisira lang buhay ko. So, i-divert mo yung attention mo into something positive para maging maganda yung pakiramdam mo and gumaan yung iyong buhay. Alright? And then, ito yung evolution mga kapiksi. Ito yung pagbabago, changes, transformation. So, again guys, mag-persist lang kayo dito sa inyong mga desires, no? Talagang, ay, grabe. Grabe yung pagbabago sa buhay nyo. Napapahay na lang ako kasi sobrang nararamdaman ko yung mga blessings at tagumpay nyo. Basta mag-persige kayo, Libra. Alright? Okay, so comment down below Libra if naka-resonate kayo sa mga message para sa inyo. Ito yung ating madibdibang silip sa kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi. And see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.